Hello po sa inyong lahat mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ang ating i-analyze ay ang mga maiinit na nangyari dito sa round number 5 ng ongoing Sinquefield Cup na ginaganap ngayon sa St. Louis Chess Club. Ayan, so ito ang pairing ipakita ko sa inyo. Svibder versus Shankland, MVL versus Serks, Mamediaro versus Dominguez, Xiong versus Caruana, and Wesley versus Rapport. Siyempre, ang una nating ina-analyze palagi ay ang laro ni Super Grandmaster Wesley. So, at dalawang game ang ia-analyze natin dito dahil mabilis lang naglaban ang dalawa, si Wesley at si Rapport. So, may isusunod tayo pagkatapos nito at ipapakita ko na rin sa inyo ang kabuuang standing after round number 5. Okay, so tingnan na kagad natin. Wesley played e4, Rapport played e5, nag-knight f3, nag-knight c6, nag-bishop b5, Ruy Lopez, at ni-reverse ni Rapport. Siya ang tumira ng paborito ni Wesley na Berlin variation. Ang ginawa dito, nag-castle at tinanggap talaga ni Wesley ang ganitong itsura na kumakapture sa e4, panablahan variation ito, daming equal. Nag-knight d6 at dito, nag-knight takes e5. So, ang idea, syempre, knight takes c6, discovered check, maku-queenless. So, obligado, bishop e7, takpan ng e-file. Nag-bishop f1 para mapreserba ang light square bishop. Nag-knight f5 para yung pawn naman sa d ay ilagay sa d5. And dito, nag-c3. Ah, nag-knight takes e5. Nag-rook takes e5. Nag-d6. So, tineret ang tore at depensado na rin ang knight. Bumalik, rook e1. At dito, nag-castle, nag-d4, nag-d5. Ayan, para halos pantay lang ang equal sa center. Nag-bishop f4, develop, pinapatan uli ng bishop, palitan, hindi tinanggap. Nag-queen f3, sinuportahan lang ng simple ang bishop. At dito, nag-knight h4, nag-queen e3, umilag. Nag-knight f5, nag-queen f3, umilag. Nag-knight h4, nag-queen g3, umilag. Nag-knight f5, nag-queen f3, at tablacious. Tabla, maagang tabla. Okay, medyo nagpahinga muna si Wesley. Sa round number 6, may pagitan sila ng isang araw na break muna. Okay, so mamayang madaling araw, walang laban, kaya tabla muna. Nagpahinga muna siguro si Wesley. Okay, at isusunod natin ngayon ang pinakamainit na nangyaring laban dito. Ito yung sa laban nila, Xiong and Caruana. Okay, so ito na kagad, pakita na natin. Ayan, okay, white dito si Jeffrey Xiong, black si Fabiano Caruana. Tingnan na kagad natin. Xiong played knight f3, nag-ready, nakiramdam muna. Nag-d5 si Fabi, nag-g3 approaching fianchetto system, nag-c5, nag-bishop g2, nag-e6. Ayan, nag-French type of center position. Nag-castle. So, ganyan kasi ang ang French defense, diba? Naka-e6, naka-d5, naka-c5. Nag-knight f6 at dito nag-d4. Ayun. So, kala ko mag-d3, knight bd2, then e4. Kiya na yon. Pero dito nag-d4, nag-c takes d4, nag-knight takes d4. Pero ang pangalan daw ng opening na ito ay King's Indian Attack, Sicilian Variation. May ganun pala, no? Then nag-e5, binuo ang ngipin ng sentro, may threat. Nag-knight b3 atras, nag-a5, aba. Mapangharas ang depensa ni Fabi, gusto mag-a4 at ayaw patahimikin si Xiong. Ang ginawa, nag-bishop g5, develop, may pressure sa knight, nag-a4. Ayan, mainit ang depensa, no? Umaatake. Nag-knight c1, nag-bishop e6, at dito nag-e4 at biglang nawala sa teorya. Walang lumabas na tira sa libro. Ibig sabihin, ito ay novelty, bagong sangag, bagong luto ni Xiong. So, bago natin balikan yan, ang datihan kasi na ginawa dito ay C4. So, ipopost ko na lang ang link niyan sa description below na uwi sa tabla. Okay? At yan din ang gusto ng computer engine. So, mas mainam pala yung dati, no? Kasi itong E4, ayan, no, may simbolo ng inaccuracy, risky, dubious move. So, tama yung ginawa ni Fabi na D4. Control the center para more space. So, kasi ano ba mangyayari kung capturein ang pawn sa E4? Meron kasing queen takes D8, king takes D8, and bishop takes E4. So, nakapin naman yung knight, di pa makaporma. May threat sa B7,
Then ang gagawin daw, knight c6 develop, knight c3. Okay, so ang pinaka matinding dalahin ng black dito ay yung king ay nasa sentro. Okay, so annoying yan sa human eye. Annoying yan. Kung computer, eh, mame-maintain niya yung equal evaluation, pero pag human, masagwa. Nakakailang. So kaya dito ang ginawa ni Fabi, nag d4 para solid, then nag f4. Ayan. So medyo pabalagbag na naman daw yan. So hindi type ng computer, pero mukhang parang, kung sa akin, parang malakas ang dating, no? Kasi paatake ka agad eh. Pero ang tira daw ay c3 lamang. Palambutin ang karne sa gitna. Na kapag nag knight c6, c takes d4 lang daw, queen takes d4, then knight c3. Yun, para magkaroon ng kaluwagan ang puti sa galawan. So halos equal lang. Pero dito, ang ginawa, nag f4, talagang agresibo at bahagyang bumaba ang evaluation bar. Ibig sabihin, eh, lamang ang ano dito, black. Nag bishop e7, natumbukan ni Fabi ang good move, nag-develop na lang. Kasi kung kakapturein, ito daw ang gagawin, knight d3. Ang idea mag e5 mamaya, no? Kasi naka-pin yung knight, may pressure. Ah, okay. Magulo itong papasukin kung kakapturein yung pawn sa f4. So bishop e7, balik tayo, good move ang ginawa ni Fabi. Then nag knight d3 naman si Xiong. So ano idea? Libre yung pawn sa e5, eh bakit hindi kinapture? Pag kinapture kasi yan, meron daw knight g4. Hamon ng dark square bishop, so mababawi din naman knight takes e5. So pag kumapture, walang way dito para, ano eh, kumbaga ma-maintain yung e5 eh. So ang binigay na continuation, queen takes d4, pero may knight c6, develop tempo, pag nag-queen d2, then queen c5 check, king h1, may rook d8, ah, dami palang pasakali ah. Bago capturein. So knight d3, then queen e3. Ah, malalim, no? Kasi itong e5 double pawn naman 'yan, mababawi naman yung e5. So 'yan ang gusto mangyari dito ng computer engine. 'Yun nga lang may kalaliman. Lamang daw ang black, oh. So marami pa mangyayari diyan, pero talagang malalim ang approach. So sa malamang nakita rin ni Fabian. At nakita rin ni Xiong na parang baliwala ang pag-capture sa e5. So ang ginawa niya, nag-knight d3 na lang siya. Nag-knight c6 develop, nag-bishop f3. So ganun pa rin ang idea ha. Kahit na libre yan, nakita na natin mag-knight g4 kung mag-f takes e5. Okay, so ang ginawa, nag-bishop f3. Preparasyon yata sa pag-capture sa e5, walang knight g4. Ayun, kasi may bishop na. Additional control sa g4, ang ginawa, nag-knight d7 na. Ayan na. Tuluyan ng sinuportahang sapat ang pawn sa e5. Then nag bishop takes e7, nag queen takes e7, nag knight d2, nag develop lang. So itong knight d2 ang idea, eh bukod kasi sa may timing ng capture sa e5, meron ding mga trick na f5 na makukulong ang bishop sa e6. Eh kung walang knight d2, makaka bishop c4. So yan ang idea ng knight d2, mag-e5 ng simple, kulong ang bishop. At napansin niya ni Fabi, nag b5. Para kung mag f5 man, eh, syempre may bishop c4. Ang ginawa, nag b3. Talagang gustong argabyaduhin ang bishop sa e6. Nakahalata na si Fabi, nag f6 na. Para kung mag f5 ay may simpleng bishop f7, may tatakbuhan. So dito, nag bishop h5 check. Nag provoking technique si Xiong. Ang idea, pag nag g6, so iba pa rin yun. Nawi-weaken kasi ang kingside pag mga ganong... Ito nga ang ginawa, nag g6, no? Tinan nyo ha. Mayroong F5, ayun o. Oh. Yan ang timing yan eh. Pinoprovoke talaga na, sige, mag G6 ka. Okay, kasi kung king lang ang gagalaw, oh, hindi yun na nga, hindi na nga makakapag-castling. Kung bishop naman ang ipangaharang, may capture daw, then queen takes F7, may F takes E5 naman. Na dito, obligado, knight ang pang-capture, knight D takes E5, knight takes E5, knight takes E5, then may knight F3. Na medyo parang masisimplihan lang na ganito, oh. Okay, so nagkapalit-palitan na queen d3, okay lang ang puti. At syempre dito, talagang mataas ang rating ni Fabi. Kulang 100 ang diferensya ng rating nila eh. So medyo masakit kay Fabi ang tabla dito. Kaya humahanap siya ng mga way para medyo hindi balance eh. So nag f5 then, nag bishop f7 umatras. Hindi nakipagsabayan kasi kung makikipagsabayan, G takes H5, may capture. Queen takes E6, then queen takes H5. So, ayun na naman. Annoying sa black ito. Okay, tapos weak pa ang pawn sa F6.
Kaya ginawa ni Fabi ay safe na lang na Bishop F7, nag F takes G6, nag H takes G6, and nag Bishop G4 para may threat na kumapture sa D7 knight, nag Bishop E6 inawat. Pero hindi raw yan ang best move. Ang best move daw dito ay Rook A7. Para pag kinapture, tore ang pagkakapture sa knight. So ang gagawin daw ng puti ay Rook F2. So slightly better pa rin daw ang black pero konti lang. Hindi pa talaga ganun kaklaro. Pero ang ginawa ni Fabi, nag Bishop E6, nag Bishop takes E6, nag Queen takes E6, and nag Knight F3. Ayan, para ma-improve ang position ng knight. At dito, nag G5. Ayan, talagang nilagyan na ng question mark ni Stockfish ang tira ni Fabi. So bad move daw yan. Ang tira daw dito ay Knight E7 lamang. Ah, mamaya na daw mag G5. Rook C8, then control-control lang. Ayun, mga ganyan lang daw, no? So, okay pa raw sa black yan. Pero dito, nag-G5. Bumalik ang evaluation. Equal na daw. Nag-Queen E2. Ayan, pero yung bad move ng computer, para ang hirap i-exploit, no? Sa kanya, bad move na yan, no? Queen E2 lang. Simpleng angat lang. Kunin ka mga tore. At nag-Knight D8. Imamaniobra sa F7, papunta sa D6. So, ang ginawa dito, nag-knight B4 para naman gamitin ang D5 square. At merong atake sa pawn sa B5. Ang ginawa, nag-rook B8, dinipensahan ang B5. So, inaccuracy na naman daw. Ang tira daw dito ay simpleng knight F7. Ah, ganun? Paano kung capturein ang pawn sa B5? Knight D6 lang daw. Naku, eto na, malalim na naman ito. So may threat sa E4, no? Pag nag queen E2, then castling lang daw. Pero lamang na puti, no? Ayan, lumang mga evaluation bar. Ayan, balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag rook B8. Ayun, mas lalong lumaki ang evaluation bar, oh. Nung dinipensa ng B5 and pumasok knight D5. So napakalakas na ng knight ni Xiong sa D5. Nag castle, nag H4, good move dito, na condition na si Xiong, no? Ganda na ng momentum ng atake niya, pambasag sa shield ng king. Yung pala kaibahan kung ang pawn nasa G6. So wala mga timing na ganyan na parang mapapasubo ang shield ng black king. So dito nag knight F7 para depensahan ng G5, nag H takes G5. Ayun, baka napabilis, ano, hindi gusto, mayroong simbolo ng inaccuracy or dubious move. So ang tira lang daw ay rook F2, ah, hinay-hinay lang, sabay baterya. Ayun, baterya, no? Para pag-capture sa G5, hinog na, kumbaga. Okay, pero dito, knight F7, premature kay Stockfish yung capture kagad. Nag-F takes G5, and nag-rook F2. Ayan, bumaba yung evaluation bar. Nag-knight B6. Ang gustong mangyari dito ay para i-neutralize yung knight sa D5, no? Para maalis yung knight sa D5, pero ang tira daw dito na best move ay G4 na. Ah, kapag nag-knight H4, gamitin yung G5 square para may mga kiliti ng pasok ng knight sa H3. So, ang continuation, rook F5. Ah, rook takes F5, knight takes F5, then knight F3 check, king G2, knight F6. So, hindi ganun kalakihan ang lamang dito ng puti. So, tama lang. Timplado lang, sakto lang yan. G4 daw ang tira. Pero nag-knight B6 si Fabi, ang ginawa, nag-queen takes B5. Hindi na naman tipo ni Stockfish. Ayan, ano, hindi raw accurate yan. So, ang accurate move naman daw dito ay knight H4. Yan ang mabigat. Gravacious, oh. Ang hirap makita niyan. Knight H4. Tindi nito. Kasi ano idea ng knight H4? So, isa-isahin natin. Pag kinapture, mayroon daw rook F6. Ayan, oh. So, threat ang queen. Paano kung pumasok dito, magpasok-pasok na ganyan? Ah, may rook G6 check kagad. So, pagka king H7 or king H8, mayroong queen H5. Pamatchas pala kagad. Okay, may pamatchas pala kagad na paparating. Tindi pala nung rook F6 na yon, no? So, kaya ang ginawa dito, nag-knight G5 na lang sa continuation. Pinakapture na lang. Capture, capture. Queen G4 check. So, dito, eh, grabe ang evaluation bar. Oh. Decisive advantage for white. Queenless. Ayun, di pala pwedeng capturing kagad ang knight. Kung dito naman kumapture, mayroong e takes d5. Pag queen takes d5, mayroong knight f5, threatening knight e7, double, fork.
Pag nag-rook fe8, may queen h5 ay yun. May mga kalikalikot blues na, mga kamatchas. Tapos papatong pa diyan, oh. Tapos, nako, grabe. Matindi ang impact niyan. Exposed na kasi yung king, eh. Kasi napasubo na nga yung nagsimula sa pagtira ng g5 kanina, eh. Exposed pala king dyan pag nag-castling. Ayun. So, hindi pala pwedeng galawin itong knight h4. Ganyan pala katindihan, ano? So, kapag daw nag-knight h6, ito raw ang tira, rook af1. Lalim ng knight h4. Lalim. Matindi, positional sacrifice. Pag kumapture, capture lang daw. Pag kinapture naman ito, knight naman ang gagawin. Knight f6 checking g7, then queen h5. Followed with queen g5 check. Gulo-gulo na yan, no? Tindi. Decisive advantage for white. So, kung meron kayong mga computer engine, mga kamatyas, ay likot-likutin nyo na lang. Basta yan ay garantisadong lamang ang puti sa knight h4 sacrifice. Ang tindi. Pero balik na tayo. Ang ginawa ni Xiong, nag-queen takes b5, then nag-knight takes d5, yun naman daw. Hindi na naman daw pabor kay ayaw ni Stockfish yung knight takes d5. Dapat daw ay knight d6 na lamang. Simpleng i-threat na lang yung queen sa b5 ang gulo. Knight takes g5, rook takes f2, knight takes e6, knight takes b5, king takes f2, knight takes d5, e takes d5, then simpleng rook c8. Ayun, no? Ayan, at ang evaluation bar ay slightly better for white lamang. May kaguluhan pa pero wala, eh. May hataw na rin mamaya ng rook takes c2, so magandang pang counter na rin sa black. Antindi ng chess sa panahon ngayon, mga kamatchas. Talagang matindi. Queen takes d5, ayun, double question mark ang binigay dito ni Stockfish. So ang tira lang daw dito, oh, pawn takes pala. Bakit? Grabe, tindi, no? Kapag daw kumapture dito, may capture sa e6. Bibitaw yung knight sa g5, no? Pag knight d6, knight d6, rook e1 muna, pahinog muna sa e5. Rook c5, rook e2, rook e8, knight takes g5. So, lamang ang puti pero hindi naman ganun kalakihan, ano? Yun daw ang mas klaro. Pawn takes. Bakit kaya nag-double question mark ito? So, ang ginawa, nag-queen takes d5, ah, naka-equal kasi pag-capture. E takes d5, nag-A takes b3. Ayun, napaaga yung capture, no? Premature daw yung capture na yan. Ang tira daw d3 lamang. Pag kumapture, may rook fd8, sabay kakapturin yung pawn sa d5. Hanip, ano? Grabe, yan ang mga accuracy ngayon na talagang dapat maabot ng human, eh. Yung mga ganong understanding. Pero dito, nag-A takes b3 kagad, A takes b3, then nag-d3. Ayun, nakita rin pala ni Fabi, no? Pero naiba lang ang sequence. So, C takes d3, rook takes b3, nag-rook a6. Ang idea, maaring may sacrifice dyan, then rook g6, no? Mga ganong idea. Ang ginawa ni Fabi, nag-rook d8, double question mark, blunderacious, mga kamatchas. Ang tira lang daw kasi dito ay simpleng capture na daw yan, rook takes d3. Na kapag nag-rook g6 check, king h7 lang daw, rook f6, ang idea, knight g5, o kaya knight e5. Then ang gagawin daw ay e4 lamang. Ayun. So kung kakapture nga naman ang pawn sa g5, check, knight takes, rook takes, may knight h3, paki-imagine, may double din naman, no? So dito pupunta yung knight. Knight takes e5, obligado ng capture niyan. Rook takes f8, and rook takes g3 check, king f1, then rook d3. Ayun, slightly better lang ang puti dito. Quality down, pero wala, eh, may 2 pawns, eh. So, mahirap maramdaman ng puti dito. Ang kalamangan talaga. Kahit na quality down pa ang black dito. Yan daw ang best play na dapat ginawa ng black. Pero, balik tayo. Ang ginawa dito, nag-rook d8 si Fabi. So, tumuloy pa rin. Rook g6 check, king h7, and nag-rook f6. Tumempo lang para bumitaw muna sa knight at saka binalikan. At dito, may rook takes d3 pero 1-0 na nakalagay kasi kakapture na yung knight sa f7, eh. Okay, so bakit kaya pinakapture ni Fabi? Ano ba mangyayari kung halimbawa mag knight h6, iwas lang yung knight, meron kasing knight takes g5 check, so king g7 para nakakapit pa rin sa knight, may knight e6 double. Ayun, may ganyan palang combo na paparating. Ngayon kung pumunta naman
Sa H8, may knight takes G5 check, king G8, ha? Kasi pag king G7, yun, may knight E6 double eh. So, king G8, may knight E6 pa rin daw. Na, kapag, paano ko mag-rook takes D5? May rook to F5, ha? Yan na yung malalim. Rook to F5, ang idea, rook G5 check, king H7, then rook G7. Matchas ang black king. Gravacious. Nakapuwing. Nakapuwing si Xiong. Ayan, sabi nga ng aking magulang noon, huwag kang matatakot sa malalakas. Tandaan mo anak, ang maliliit ang nakakapuwing. Kasi yung malaki di raw makakapuwing eh, di ba? Makikita eh. Pero yung mga maliliit daw, ba nakakapuwing yon? Yon, nakapuwing si Xiong kay Caruaning. Okay, pakita ko na sa inyo ang naging resulta ng kabuuan ng round number 5. Ayan, Svidler tabla kay Shankland. MVL nanalo kay Zerx, Mamedyarov tabla kay Dominguez, Xiong nanalo kay Caruana, and Wesley tabla kay Rapport. At ipakita ko sa inyo ang standing after round number 5. Ayan, so nangunguna si MVL, tied sila nila Dominguez and Wesley with 3.5 points. Pumapang-apat si Caruana with 3 points, Xiong, Mamedyarov and Richard Rapport with 2.5 points, Shankland 2 points, and Zerx and Svidler with 1 point. Ayan mga kamatchas. So abangan naman natin ang magiging resulta ng round number 6 nila. So ang alam ko mamaya break sila. So after ng 1-day break ay itutuloy nila yung round number 6. So yan ang ating antabayanan na i-analyze natin ang mga maiinit na naging laban. Maraming salamat muli. Sana natuto kayo sa games na in-analyze natin. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa in-analyze natin games, comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.